kaibigan, magsasagawa ng clearing operation ang team ng Action Line Division kasama ang NMDA at TPMO dito sa lungsod ng Pasig. Ito'y napakarami nga nila sa mga oras na ito at napakarami rin mga truck na kasama. Ito ay mag-iikot nga dito sa lungsod ng Pasig. Ano, ayan, napakarami yan. Pati yung mga truck ng NMDA ay kasama. Kaibigan, nandito na tayo ngayon sa Urbano Street, barangay Malatiw, kung saan ito nadagnan ng team ng clearing operation yung mga manok na mga nakasoga dito sa tabi ng kalsada. Ito, makikita nga natin na kinumpis ka na itong isang kariton dito na mayroon na manok. Kasama rin natin dito si Mr. Bong Leon, ang hepe ng Action Line. So dito ay ito, makita na nga natin yung mga kulungan ng manok na kinumpis ka na nga mula dito sa sidewalk ay sinakay na dito sa truck ng Action Line Division. Bakit? So, tuloy-tuloy ang sinasagawang clearing operation dito sa lungsod ng Pasig at halos araw-araw ay nag-iikot na nga sa iba't ibang lugar. Ito pa ang ilan, no? At karamihan nga sa mga unang nakumpiska ay mga manok na nandun mismo sa sidewalk. Ayan, subukan muna natin kausapin ng hepe ng Action Line, si Mr. Bong De Leon. Sir, good morning po. Kamusta po itong operation natin ngayon? Oh, ito, ito pinagsabihan na natin eh. May itinatay yung hospital dito. Pilit natin inaayos yung ating kapiligiran dito sa lungsod ng Pasig, lalo dito particular sa Pasig Mega Market. Kamusta ng Pasig Mega Market? Eh, makikita mo, yung mga manok, sinusuga lang sa mga bangketo at kalsada na nakakaroon ng mga tahi ng manok na nagsisilbing talagang nga delikado, hindi lamang sa kanila kundi sa mga kabataan. So, paano gagawin natin doon? Hindi sila sumusunod. Pinahalis ko ilang beses, sinabihan sila, binigyan ng notice. Halos isang taon nag-uusap kami last year pa. Eh walang sumusunod, kaya sa lahat to, hindi tayo papayag na yan. Pinakumpiska na natin to sa MMDA. Hindi na natin ibabalik yan. At tanggalin na natin ang wet at babantayan natin to ng siguro everyday, 7 days a week, patututukan natin to para masiguro na sila susunod. Hindi nila harangan yung bangketa, hindi nila dudumihan yung mga kanal na mga dumi ng hayop na doon lang nila itinatapon at yung mga iba pang mga kagamitan. Okay po, thank you po. Ayan, takausap nga natin si Mr. Bong De Leon, ang hepe ng Action Line Division, at nabanggit niya na itong area na ito, ay ito, makikita nga natin, no, na tinatayuan ito ng hospital talaga, no? Ito ay isang project nga ng city government, pero dun sa bandang baba nito ay dito mga naglalagay ng mga manok na panabong. Yung mga taga rito, hindi natin alam kung taga rito, yung mga yon, no, dito mismo sa pinaka-sidewalk sa gilid. So ito yan, nililinis na nga ng city government at para nga sa ikagaganda ng lugar at taan yan yung na building ng hospital na ginagawa. No, ito at tingnan pa natin yung na ilan sa mga ginagawang pangungumpiska o clearing operation nitong team ng MMDA kasama nga ang Action Line at ang PPMO. Ito mga kaibigan, kung makikita nyo naman itong mga area, no, talaga ng mga nasasalaula dahil nga doon sa mga naglalagay ng mga manok dito sa area na ito. Ayan, at talaga nga maamoy na rin natin na mabaho na. Ayan. So, kaya yun mga manok na kanina nga ay mga nandito, talagang mga kinumpiska ng team ng MMDA kasama ang Action Line Division. Kagaya ng sinabi ni Mr. Bong De Leon, hepe ng Action Line Division, ito'y pababantayan ng araw-araw dun sa mga enforcer para hindi na nga maulit yung mga ganitong sitwasyon.
nakita na rin natin dito sa lugar na ito na itong isang service o pick up, ano, itong dila pang pambiyahe ng mga gulay to o baka pambiyahe ng mga manok to ay talagang ito towing na ng MMDA at kinakapitan ng towing bar. Ito ay obstruction dito sa lugar na ito at nakakasikip nga sa daloy ng traffic. Kaibigan, dito na tayo ngayon sa Agustin Street kung saan dito na tumungo itong team ng mga nagki-clearing operation. At dito makikita nga natin na isang bahay ang ginagawa dito at itong mga sibento at buhangin at graba ay obstruction na nakita ng team ng clearing operation dito sa lugar. At ngayon, kausap ni Mr. Bongdaleon, Epe ng Action Line, yung mga nagtatrabaho dito. Bababa sa kalsada. Dapat ito, pag di-leader, hindi mo kayo nagawa, isasako niyo yan. Papasok niyo dyan. Huwag niyo itutuloy ito, ha? Huwag niyo itutuloy ito. Mapunta yung mili-ari sa opisina ko. I-endorse ko kayo sa building official. Pag kinuloy niyo yan, lahat kayo, ipapukulong ko, kakasuha ko kayo ng disobedience. At lahat ng materialis niyo, kukumpiskahin ko, ha? So, maayos usapan, ha? Walang itutuloy. Mapunta yung mili-ari sa opisina ko. Action na, ino kaya sa building official. At usapan naman kung ano yung pupeki yung gawin na makakutulong kayo ng city yun. Hindi kayo pwede magpagawa na walang permit kahit sa barangay. Kahit ba yun? Ha? Sigurado kayo, ha? Hindi kayo pwede magtuloy kasi makakasuhan kayo ng disobedience. Ayan na mga kaibigan at ang sinasabi nga ni Mr. Bongdaleon, Epe ng Action Line Division dito sa lungsod ng Pasig, kaya pinapaalalahanan niya itong mga ito, itong mga nagtatrabaho at pinasasabi nga dun sa may-ari nito na ilagay sa ayos ang pagkapatayo ng bahay dahil itong itinatayo nila ay wala palang permit o building permit dito sa lungsod ng Pasig. So, makikita nga natin dito yung obstruction na talaga naman na nakaharang dito sa buhang, yung mga buhangin at graba, simento dito mismo sa kalsada na nakalagay. Ayan at sa ngayon, binibili na nga at sinasabihan ni Mr. Bongdaleon yung mga nagtatrabaho dito. Mga kaibigan, nadaanan na rin ng team itong isang garahe nga dito ng sasakyan. Kung mapapansin nyo, talagang sumakop na sa sidewalk. At ngayon nga ay kinakatok ni Mr. Bongdaleon itong gate na ito para makausap ang may-ari. Ayan, at lapitan natin at marinig natin ang kanilang pag-uusap. Pakiayos po kasi kung hindi yan, kumagmasi namin ito. Bigyan mo siya kahit 10 days o 7 days. Ha, pag hindi niya, bobong, kayo ang magtatanggal niya. Sir, ayan sir, sa kanya muna parating. 10 days. Wala tayong patuwa nga ang ating MMDA, ang barangay at ang lungsod ng Pasig po. Natanggalin po namin ito, ha? So, bigyan ko kayo ng notice. Ano po pangalan nila, kuya? J.R. Sangko. J.R. Sangko. Sangko. J.R. Sangko. Ayan na mga kaibigan at makikita nga natin na bibigyan ng notice itong may-ari nito at nakalagay nga doon kung ilang araw at kung hindi nila matatanggal ng binigay na araw o yung deadline ay yung mismong action line division ang matatanggal nitong gate na nakita nga natin na obstruction dito sa lugar na ito. No? 5 days ang ibinigay ng hepe ng action line na si Mr. Bongdaleon at ayan nga ano at bibigay yan doon sa nakatira dito sa bahay na ito.
Sabi sa consul, ano daw? I-confirm mo ba? Kaibigan, kagaya nga ng mga sinabi ko ng mga nakaraan araw, itong clearing operation na ginagawa dito sa lungsod ng Pasig ay tuloy-tuloy at araw-araw nang sinasagawa. Kaya doon sa mga gumagawa ng violation, lalong-lalo na sa kalsada, ay ito ay mag-ingat na kayo.